What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call them into freeze. When the people got too much, but the shit is so motion. I feel like an astronaut in the ocean. I what you know about rolling down in the deep? Shoutout sa lahat. Share ko lang ang mga pangyayari at mga naging ganap sa aming first day ng aming gala dito sa bansang UAE, sa GCC country. So kapareho nyo rin ba kami na pagpunta sa lugar na yon, ang inisip is gumala kahit walang pera, di ba? Kahit wala pang ID, kahit wala pa kaming SIM card. Pero sa totoo lang, hirap kami sa pagkakataong ito. So dahil wala kaming SIM card, wala kaming data, hindi namin alam ang aming puntahan dahil first time nga. Paikot-ikot kami para mapuntahan na namin kung saan ang terminal bus na yon. So dahil hindi namin nakita, ang nakita lang namin is ang mall, yung Safari Mall. Kung magmumula kayo sa lugar na pinanggalingan namin, nilakad namin yun na napakalayo. Grabe, ikot kami ng ikot. Ang sinabi sa Google Map, nung doon pa kami sa room namin, ang sinabi is 6 minutes away lang mula sa room namin. Pero nung napunta kami doon, ikot namin ng palayo. Sobra, umabot kami yata ng 35 minutes naglakad kami. So, lumalis kami ng bahay namin is like 7:26. Dumating kami doon ng 8 something. And then, ginawa ko, okay, matigas sa mukha ni Ate Jam nyo, nagtanong-tanong ako sa lahat ng tao na dadaanan namin para lang matumbok namin yung terminal bus na yon. But, sa aming bad luck, hindi rin namin nakita ang bus terminal. So, ang sinasabi lang nila is daanan ng bus, pero wala dong bus terminal. Pero nandito na kami sa mall ng Safari Mall. So, nagtanong ulit yung Ate Jam nyo dyan at lumabas daw kami dyan. Nung lumabas kami dyan at nakita ko, nagtagal din kami like 15 minutes, at wala rin bus, naisipan ko nilang sumakay ng taxi. Yes, nagtanong ako sa taxi. At sabi ng mga kasama ko, namili daw sila ng kanilang groceries. Ang taxi daw dito is times 2 o times 3 kung ilan kayo na person sumakay sa loob ng taxi. Pero nung ako ang kumausap, no, kung ano ang meter mo, yun lang din ang babayaran mo. So, ang diskarte dito, kailangan marunong ka man pag-usap at kailangan alam nila na marunong ka. Pag alam na nila na first timer ka, bahala ka na. Good luck sa'yo. So, ito na nakita na namin ang terminal bus. Andito na kami, nagabayad na kami. Actually, hindi kami magabayad doon sa window na yon kasi ang ginagawa nun is nagre-recharge lang sila ng mga mostly gumagamit ng card. So, pag cash ka, direct ka magabayad dyan sa bus na yan. At in fairness ha, nakakatuwa dito kasi mas priority pa rin nila ang mga girls, mga women na isingit. Kapag kami pila mga lalaki doon, isingit talaga nila ang babae. May ang person ng babae sa harapan. So, ang ginawa na yung upo sa harapan, nagbayad kami. And, ang biyahe mula sa Abu Jubail papuntang Abu Dhabi is 2.5 hours. So ayun, so magka-travel tayo ngayon at this time mapupunta na tayo sa Abu Dhabi at i-enjoy namin ang araw na to. Share ko lang sa inyo yung aming naging karanasan. Sa totoo lang, huwag kayong gumala pag wala kayong SIM card, wala kayong sariling data kasi mahirap, sayang sa oras. Tapos pupunta pa kayo sa lugar na pupuntahan ninyo, hindi nyo makakontak magkamatabi. So unahan na lang ako here. You hug here. Thank you. Hindi pwede, mami, makatabi ako ng ibig.
pa rin sila. Ayun, titigas ang ulo ninyo, ha. Okay, dito tayo sasakay. Baka may jeep dito. Oo nga, tayong jeep. Tayo. Ayan, ang daming taxi, oh. So, nandito na kami sa Abu Dhabi. Ayan, ang terminal ng Abu Dhabi. At maghanap na kami ngayon ng taxi. Ayan, so sumakay na kami ng taxi. Papunta kami sa aming pupuntahan. I-meet namin dun si May, si Bea. Pupuntahan namin sa kanyang bahay. Pero, ang problema, dahil wala nga kaming data, wala kami SIM card, hindi namin alam kung paano siya kukontakin. So, gagawa kami ng paraan na maghanap ng Wi-Fi para lang makakonek at makontak namin si Bea. So ito, ang binayaran namin sa taxi mula sa terminal bus ng Abu Dhabi papuntang sa Al Falah ng Abu Dhabi is only 15 AED. And actually, ang meter, nag-drop ang meter na 12.26 or 12.19 something, I like that. Pero, binayaran ko kasi tatlo naman kami, so napakamura. So ganun lang guys ang technique dito, ha. Kailangan magaling ka makipag-usap, magaling ka magtanong, unahan mo agad ng driver, sindakin mo agad ng driver, joke. Kailangan lang alam ng driver na marunong ka. Kasi pag first time ka, sabihin mo lagi, I'm first time here. I don't know saan ako pupunta and I don't know how much it costs. Mga ganun ba? So, kailangan hindi. Kung marunong ka mag-Arabic, advantage yun. Kasi alam niya na matagal ka na rito. So, ayun. Advantage sa akin yon. So, nandito na kami sa Alpha lang. Okay. Binabaybay namin yung ways na meron na kasi pa dito sa kasama ko kay Sel. Ang pasaway. Pero, nakita na namin eh. Tapos may mabait kami na pagtanungan din dito na lalaki na sa noon driver, nag-connect din kami doon para makita namin saan ang place. Pero, kahit pagod kami, ito ang pinaka-the best na pangyayari sa oras ng travel namin na yun. Nagutom kami guys at buti lang naisipan namin pumasok sa restaurant na yun. Nakita ko Indian restaurant yun. So, pinasok namin yung ganito ang itsura niya. Grabe. Alam mo yung itsura niya, kakaiba. So ayan, picture-picture na kami habang nag-aantay ng tawag kasi nag-message ako sa aking asawa. Buti na lang may load pang aking SIM card Philippine. Minessage ko, sabi ko, pakikontak naman si Bea. Habang kami nagugutom, lumalamon ako ng pagkain. Ito, napakasarap at super spicy. At dumating din si Bea. Finally! Ayun, bangag pa ang babae. Naglakad agad siya papunta sa restaurant. Takbo-takbo agad siya. May interview siya that time. So, kaya ang nangyari, na-raid namin ang bahay niya. Pinasok namin gantong itsura ng kanyang bahay. 1 meter ang lapad niya at may taas. So, loop apartment ang itsura nito. So, ganyan ang kanyang kwarto. Yan. Maliit na kwarto sa taas. Tapos sa baba is may tambayan ka din. Puro gamit. Kaya kala mo itsura o mukhang bodega, diba? So, ayan. Tinry ko pa yan sukatin, ha. Na ganyan-ganyan pa ako dyan. Para malaman ko yung lapad niya. Exactly 1 meter siya, guys. Oo. Ganun lang siya kaliit. Pero kahit maliit siya, bet ko siya kasi close talaga partition niya. Ganda.